Hi, isang sulukman kayo ng mundo ay binabati ko po kayo na masayang oras at mapagpalang buhay. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay mga rason na hindi bagay sa'yo ang long distance relationship. Ano nga ba yung mga dahilan o mga bagay, mga rason kung bakit ang long distance relationship ay hindi para sa'yo? Ang long distance relationship kasi, sabi nga sa mga nakaraang videos ko, ay hindi madali. Ito ay mahirap, lalo na kung hindi ka sanay na malayo ang iyong minamahal sa buhay. Ang long distance ay hindi para sa lahat. May mga tao na hindi nababagay sa kanila ang long distance relationship. Ano nga ba yung mga dahilan bakit hindi para sa'yo ang long distance relationship? Pero bago natin umpisahan ang ating pag-uusapan ngayon, ang topic natin ngayon for today ay kung bago ka sa aking channel, don't forget to click the subscribe below and the bell button para ma-notify ka sa lahat ng upcoming videos ko. Ang dahilan na hindi bagay sa'yo ang isang long distance relationship, ang unang pinakadahilan at pinakarason ay ito. Una yung dahilan kung bakit hindi nababagay sa'yo ang long distance relationship o hindi ka bagay na pumasok sa long distance relationship. Kung ikaw ay nasa long distance relationship nito, kailangan manood ka hanggang sa dulo. At kung nagbabala ka pa namang mag long distance relationship, mas lalong dapat mong panoorin ito para mapagmuni-muni mo kung bagay nga sa'yo o makakasurvive ka sa long distance relationship. Number one na dahilan na hindi para sa'yo ang long distance relationship ay hindi ka nakakasurvive ng walang intimacy. Ang ibig sabihin nun ay hindi ka sanay na malayo sa iyong minamahal. Hindi ka sanay na hindi mo ka-holding hands yung long distance mo. Hindi mo nakikita yung long distance mo. Dahil ang long distance relationship ay hindi mo yan makikita sa personal. Sa phone lang natin sila makikita at hindi mo alam kung anong ginagawa nito. Kung hindi ka sanay na walang ka-holding hands, na hindi mo ka-holding hands yung ka-love mo, ka-partner mo, ay hindi kailangang pumasok sa long distance relationship. O di kaya hindi ka sanay na kumain sa restaurant na hindi mo siya kasama. O di kaya hindi ka na mabubuhay o makakasurvive na hindi ka napupunta na sa mot-mot para kumain ng barbecue. Yan na. Kung hindi ka nga makaka-survive without the intimacy sa iyong ka-partner ay hindi para sa iyo ang long distance relationship. Number two na rason kung bakit hindi para sa iyo ang long distance relationship ay kung wala kang signal or connection. Ibig sabihin, kung halimbawa yung mga kapag nasa kabundukan ka, di ba sa mga kabundukan, walang signal, walang connection ng internet. Sa long distance kasi, ay mahalaga yung connection ng isa't isa. Mahalaga na nag-uusap din kayo kahit once a day lang o nag-video call. So, kapag wala kang signal o connection, huwag kang pumasok sa long distance relationship. Kasi paano mo maaalagaan ang long distance relationship kung wala kang magagamit na pang-connect sa iyong partner? Pero dahil nga sa atin, di ba, kapag mahal mo ang isang tao, mayroon at mayroon kang magagawang paraan para makausap mo siya. Pero sa Pinas kasi, di ba, may mga smart na globe na kahit na wala kang load, is makaka-chat ka. Kaya lang, hindi ka nga makakatawag. Pero mayroon na kasi mga puro mo dyan, smart for globe and globe, na makukontak mo pa rin yung mahal mo kahit na wala ka load. Basta may signal ka lang. Diba? So, kapag may signal, kapag wala ang signal at connection, malabong mag-graduate ka o mapupunta ka sa finish line ng pagiging long distance relationship. So, dahilan number
3 ay hindi ka pa nakakaranas ng difficulties sa isang relasyon. Ibig kong sabihin, halimbawa hindi ka pa nakakaranas, ibig sabihin una pa lang, no? Siguro yung mga una pa lang yung nakikipag-relasyon. So kapag hindi ka pa nakakaranas ng difficulties sa isang relasyon, ay mahirapan kang makasurvive sa long distance relationship. Halimbawa kapag nag-aaway kayo, siyempre pag malayo ka, no? Pag malayo ka, kapag ganyan na nag-aaway kayo, ang papasok sa iyong isip, mag-off ka ng cellphone. Mag-off ka ng cellphone para iwasan mo yung makipag-away o makipag-sumbatan na hindi naman dapat nagawin. So, kapag hindi ka kasi nakakaranas pa ng difficulties sa isang relasyon, ganyan ang gagawin mo. Mag-off ka ng cellphone, which is hindi healthy yan sa isang relasyon. Kapag mayroon kayong problema sa isa't isa, ay mas maiging pag-usapan. Huwag kang mag-off ng cellphone. Para pag-usapan niyo yung mga bagay-bagay na gumugulo sa inyong relasyon o yung dahilan ng inyong pag-aaway. So, para mag-distance relationship kasi ay may counter mo kasi talaga yung pagkakatampuhan, misunderstanding, pagkaawayan. So, mahirap talaga yung long distance relationship, lalo na at malayo kayo sa isa't isa. So, pag-uusapan natin ngayon kung paano mo ma-overcome yung hindi ka sanay sa difficulties ng, wala ka pang karanasan sa difficulties ng isang relasyon. Dapat huwag mong i-off ang iyong phone kung may pinag-aawayan kayo. May mga tao kasi na kapag nag-aaway silang mag-boyfriend, may mga ano pa, yung mas worst pa yung ginagawa nila na i-block nila yung boyfriend nila, na which is hindi dapat gawin kapag nasa relasyon ka. Mapa-short relationship ka man o mapa-long distance relationship ka man, ay hindi mo dapat gawin na i-off yung phone mo kapag may hindi kayo pagkakaunawaan. Dahil hindi yun masusolusyonan. Hindi kayo makakapag-usap ng masinsinan kung naka-off yung cellphone mo. So, dapat mag-usap kayo. Halimbawa, kapag nag-chat-chat, galit ka pa, o mag-reply ka ng paunti-unti sa kanya. Huwag mo siyang i-ignore. O kung tumawag man siya sa'yo, huwag mo siyang i-ignore. Sagutin mo, pero hindi ka magdadagdag dyan kasi nga galit ka, di ba? So, ibig sabihin, huwag mo siyang i-ignore kung mayroon man siyang mga sasabihin na paliwanag ay maririnig mo. So, dapat ganon para yung mga pinag-aawayan, yung mga bagay-bagay ay maliliwanagan at masusolusyonan. So, next tayo na rason kung bakit hindi bagay sa'yo ang long distance relationship ay seloso o selosa ka. Sa long distance relationship ay hindi natin sila nakikita. Hindi natin alam kung ano mga ginagawa nila. Hindi natin alam kung saan sila nagpupunta. Dahil nga long distance, di ba? So, kapag nag-chat ka at sinin ka lang, dahil seloso ka, eh kung ano nang pumapasok sa isip mo. Baka kung ano nang ginagawa ni BF mo or ni GF mo. Sa long distance relationship, ang pinakamahalaga ay ang pagtitiwala. Magtiwala ka para, kasi kapag nagselos ka, wala namang makakatulong sa iyo niyan, kundi yung sarili mo rin mismo. At saka, iwasan mo yung mga kaibigan na nagbibigay sa iyo ng negative advice. Imbis na bigyan ka ng mga dahilan na ikaw ay magiging matatag sa inyong relasyon, ay nagbibigay sila ng mga negative advices. So, yan ay mag-aano pa dyan, papatong pa dyan sa mga pagiging seloso mo. So, piliin din yung mga kaibigan na pagsasabihan ng mga problema pagdating sa long distance relationship.
dapat i-overcome mo yung pagiging selosa mo. Mahirap. Alam kong mahirap. Kasi napagdaanan ko rin yung mga bagay na ganyan. Napakahirap sa isang relasyon na puno ng pagsiselos. Kasi ikaw lang din naman ang makaka-overcome sa ugaling. Yan, wala nang ibang makakatulong sa'yo kundi ang sarili mo. So, next tayo na rason kung bakit hindi para sa'yo ang distance relationship. Para magkano lang to, selosa, panaduda. Yun. Kung ikaw ay panaduda, hindi para sa'yo ang distance relationship, kaibigan. Dahil kapag kasi yung, di ba, kapag panaduda ka, sabi nila, lagi na lang yung utak mo is lagi na lang iba yung pinupunterya niya. Lagi na lang nega. Kumbaga, in short, puno ka ng nega. Kung paladuda ka ay hindi nababagay sa'yo ang long distance relationship. Kung paladuda ka, nakuwag mo ng banakin na pumasok sa long distance relationship. Kung paladuda ka, ay lagi na lang away ang mangyayari sa inyo na magiging karelasyon mo. Kapag paladuda ka kasi, hindi mo lang siya makita o nagsend lang sa iyong message o hindi lang niya na sagot yung tawag mo dahil busy siya sa trabaho. Kasi ang long distance relationship siguro naman lahat ay alam na yan, di ba? Yung isa na sa abroad, yung isa na sa Pilipinas. So, ang long distance relationship ay taon ang lilipas bago kayo ulit magkikita. So, ang long distance relationship ay napakahirap talaga, lalo na kung panaduda ka. Huwag ka nang pumasok. Huwag mo lang balakin pumasok sa isang relasyon, sa isang long distance relationship kung ikaw ay isang panaduda. Dahil for sure na puro away lang ang mangyayari sa inyo. Dahil kapag hindi ka lang nasagot, hindi ka lang nag-chat, ay, ibig sabihin yan, syempre, lilipad na yung utak mo, nakisyo ganyan, at inaaway mo na siya, away mo na siya, kasi busy siya, hindi kanya maharap. So it means na hindi para sa'yo ang distance relationship. So, kapag ganyan ang mga ugali mo, yung hindi ka makakasurvive without intimacy, selosa ka, paladuda ka, at saka yung, ano ba yun? Wala kang signal or connection sa iyong lugar o yung hindi ka pa nakakaratas ng mga difficulties sa isang relasyon ay mag-isip-isip ka bago ka pumasok sa isang long-distance relationship. Maraming salamat sa inyong panonood at pag-stay for today, mga kaibigan, mga kapatid, at sana'y nakatulong po ako sa inyo sa aking mga tips. Thank you po for the love and support sa lahat po na nandito. God bless everyone and keep safe. Bye!